Bali yung guys, yung pala itong tolda na to, ito yung medyo mumurahin lang, 140. Hi guys, good morning. Bali, ang plano may pattern. Kung saan yung makabuko, kailangan yung pagtatapatin, hindi yung balibaligtad. Kasi ang pangit na kapag medyo balik.
hindi mag-tawagan. Okay guys, panoorin nyo. Please watch guys. Guys, isa pang simple but effective na tip patungkol sa pagbibiyak ng kawayan guys. Tapos kailangan nyo siyang biyakin sa buko. Yung buko na tinatawag yun yung parang may supling ng kawayan guys. So, kailangan doon yung patamaan yung itak para nang sa ganun eh madali pagbibiyak niya. Kabilaan guys, so matutuloy-tuloy nyo na yung pagbibiyak niya. Easy lang guys pag pagbibiyak. Pag doon yung pag anong bagay ang ginawa nyo. Pero kapag halimbawa magkaiba, wala sa buko, mahirap siyang biyakin guys. Yun ang experience ko. Siyempre, sa paggawa ng sariling kulungan ng manok, ng for example, ng bahay or whatever, kung anong gusto mong gawin, kailangan talaga ng pagtsatsaga, guys. All my fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. So, kailangan natin magtsaga hanggang sa matapos. Kung may kakayanan naman tayo na bumayad ng karpentero or whatever kung sino ang gustong kumuha, eh pwede naman natin gawin yun guys. Pero bilang ako, gusto kong experience ko akong gumawa lahat patungkol na sa bahay ng manok. So sa mga vlog ko yung mga DIY, kapag palagay ko kaya kong gawin mag-isa, ginagawa ko. So guys, isang useful tip lang guys, kumbaga kailangan talaga may pagtsatsaga at may dedication talaga sa paggawa ng mga ganyang bagay. Kung wala kang pagtsatsaga guys, parang sobrang ang hirap. Pero sabi nga, walang imposible kapag gusto mo talagang gawin. Thank you.